guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng self-introduction. Since it is my first video ever, kumbaga, ito yung debut vlog ko, kaya ito, self-introduction ang gagawin natin. Nag-post ako sa Facebook account ko kung may gusto silang malaman tungkol sa akin. At itong mga tanong nila ay sasagutin natin dahil ito ang magiging first ever content sa video ko. Kaya huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. Let's go! Ha! How you like that? Simulan natin sa tanong ni Jo Yi. Ang tanong niya is, when do you start to like K-pop? When do I start to like K-pop? I like K-pop nung grade 5 pa ako. Nag-start na talaga ako. Nag-stop ako kasi hindi ko alam kung K-pop yung nilalike ko. And ang grupo na yun is EXO. Hindi ko K-pop yung EXO that time. So nag-stop ako. And grade 7, ending na ng grade 7 namin is nag-start ulit ako kasi may friend ako na K-popper kaya nagpasend ako kasi gusto kong i-try kasi nga gusto ko yung mga kanta nila na may sayaw. Gusto ko yung mga kanta na may sayaw kasi nga mananayaw ko. Ha! How you like that? You gon' like that? Ayun. Nag-start ulit ako na i-like yung K-pop. So, ang susunod natin sasagutin ay ang tanong ni Mary Shin. Ilang years ka nang sumasayaw? Ilang taon ka nung natuto kang sumayaw? Ilang years na akong sumayaw? Mag-4 years na. Pero, bata pa ako is sumasayaw na talaga ako pagka grade 1. Kasi may mga event kasi yan. Event, ganun, mga dancing event. Kaya sumalayo ako kasi nga gusto ko yung sayaw na yan. Pero kindergarten pa lang ako is sumasayaw na talaga ako. 4 years or 3 years. So, ang susunod natin ay ang tanong ni Cassandra Joles Holes Arola. Apat yung patanungan niya. So, sasagutin natin ito isa-isa. Ang first niyang question is, ilang taon na daw ako? So, ilang taon na ako? 16 years old ako. Kaka-birthday ko lang noong March 15. Ang pagsimula ng quarantine. Yun, birthday ko yun. And next yung katanungan is, if may jowa na ako before. Jowa na ako before, dalawa. Ang talagang close sa akin. Kahit ex, dapat close pa rin, di ba? So, yun, si Stephanie. Oo. Ano? Si Stephanie. Susunod is, tinatanong niya ako kung cute daw siya. Actually, wala namang ginawa ang Diyos na pangit. Lahat naman maganda. Pero sure ako, maganda ka naman. Last niyang question is, kung multi-fandom ako. Oo, multi-fandom ako. Bumabase ako sa tala. Next question is, sa classmate kong si Jofel May Lariba. Question niya sa akin is, my greatest regrets. My greatest regrets is, yung pagiging matigas ko. Yun lang. Pagiging matigas ko kasi nga matigas yung ulo ko. Pero syempre kahit matigas naman yung ulo ko is sumusunod naman ako. Yun lang talaga pag may time lang na inatopak. So, next question is kay Cristelias. Grabe naman itong pangalan na to. Ang tanong niya is, what makes you happiest? Wait. What makes you happiest? Makes me happiest is yung nakakapagsali ako sa mga dance covers, ganun, mga contest na sayaw-sayaw, ayun. Masaya na ako dun. And syempre dito sa bahay, makasama ko yung family ko, masaya na ako. Ganun. Next question is, sa ex-classmate kong si Bay Maleha Ampatua. Actually, best friend ko to dati. May squad kami nito. Pero syempre, kahit naman ex-classmate na, pero ano pa rin naman kami, close pa rin naman kami. So, tanong niya is, my biggest fear. My biggest fear is, yung mawala yung family ko sa akin. Yun talaga, biggest fear ko talaga yun.
And also yung nag-stop ako sa pagsasayaw. So next question is kay Erin Guinevere. Sino bias mo sa Stray Kids? Nung una si Felix, tapos si Sungmin, tapos Bang Chan, tapos ngayon sa God's Menu era nila is si Yunjin. Yunjin, yun talaga ultimate bias wrecker si Yunjin. Next question natin is question ni Ate Ronashin. Mas lalo ako na-inspire kay Ate Ronashin. Question niya is, how do you make people happy? How do I make people happy? Siguro napapasaya ko. Hindi ko kasi alam kung sa mga ginagawa ko, napapasaya ko talaga yung isang tao. Pero nabibigyan ko ng kaunting kaligayahan yung isang tao habang nag-uusap kami is tumatawa, ganun. Parang baliw nun. Pero ganun siguro. Yan yung mga isa sa mga ano sa buhay ko, yung magpasaya ng tao. Next question natin is galing kay Ate Carla Jel Gumbok. Hi, Ate Carla Jel Gumbok. So, yun. Ang question na niya is, what is my embarrassing moments this year? My embarrassing moments this year is, ito, number one, itong quarantine. Itong COVID na to, kainis. Tapos, issue yung, may mga ano kasi, sa room namin yung umaga, ma-issue sila, ganun. So, ayun. Yun lang. And next question is galing sa manager ko si Manager Aldrin Lester Teng. Ang question niya sa akin is, what is friendship in your own idea? Friendship is important. Friendship is like my family na rin. And unexpected yung this year na nag-aaway kami. Nag-aaway kami ng best friend ko 2 months. Ganun. 2 months walang pansina. Pero syempre, kasi nga, best friend ko siya. Kailangan may mag-adjust sa amin. So, ayun. Nag-adjust ako. Nag-adjust din siya. Hindi yung mag-adjust na, ano nga, na lumalayo. Mag-adjust na sino maunang makipagsalita sa aming dalawa. Ganun. So, ayun. Hanggang sa naging close na ulit kami. And next question galing kay Jamaica May Vitualia. Ito, classmate ko to. Ang tanong niyo sa akin is, akin pa medyo mabigat. Mabigat ang tanong niya, kaya kinakabahan akong sumagot dito. How well do you know yourself? How well do I know myself? I know myself. Oo, ganun. Hindi ko talaga masyadong kilala pa yung sarili ko. Siguro dahil hindi pa ako umaabot sa punto na ano, kilalang-kilala mo na talaga yung sarili mo, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo araw-araw. So, yun. Yeah, hindi ko pa masyadong kilala yung sarili ko sa ngayon. Pero ang alam ko is kung saan ako lulugar sa mga bagay at anong kaya kong gawin. Ano sa mga talent ko. And also yung pagmamahal ko sa family ko, yun. Alam ko pa rin kung saan abot yung nararamdaman at katayanan ko. May bagong question ako natanggap mula sa singer kong si Kuya Jason B. Rodriguez. Nag-question din siya sa akin nung Tuesday, 9 p.m. Ang question niya is, paano daw ako makapag-memorize ng sayaw na masyadong mabilis? Ganun. Actually, hindi naman masyadong mabilis. Hindi kagaya kay yun yung mananayaw na siya lang mag-isa. Si I'm Lisa Ari. Yun. Ang bilis siya kasi talaga makapag-memorize ng sayaw. Ang ginagawa ko lang is, dinadownload ko yung Phantom na yun. Then, doon ako nanonood. Doon sa Phantom na yun. Paulit-ulit ko yung pinapanood. Siguro sa isang oras, 5 beses ko yung inuulit yung sayaw. 5 beses ko inuulit yung live. Tapos, pahinga. Tapos, balik na naman. Manonood na naman ulit ako. Hanggang sa yung ibang dance steps nila, hindi naman lahat. Yung iba lang yung mga kaunting
information sa dance steps nila na ganito is na memorize ko na rin. Tapos ay ang bigla ko na lang sinasayaw ganun. Parang siguro sa panonood ko is na memorize ko na rin yung sayaw ganun. So ganun ko lang minememorize yung mga sayaw nila. Ayun. Natapos na rin. So yun ang huling tanong, guys. So dito sa channel ko, gusto ko lang anong sabihin. Dito sa channel ko, magpo-post din ako, mag-upload din ako dito ng mga dance covers ko. Kasi since talent ko yung pagsasayaw, kaya hindi mawala sa akin yung pagka-cover-cover ng sayaw, lalo na pag K-pop. So ipo-post ko dito yung mga dance covers ko. So pati na rin yung mga content ko mostly, asahan nyo mga puro, hindi naman puro, pero basta mostly K-pop contents. And syempre, hindi naman dapat palagi K-pop. So, meron din mga entertaining contents, gano'n. Stay tuned na guys, mga i-upload ko pa dito sa YouTube channel ko. And make sure na support me guys, since I am a newbie vlogger. Don't forget to like, comment below, and share this video of mine. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell down below. Thank you very much guys. Thank you sa panonood. Thank you. I hope this debut vlog will be a successful one. Thank you very much guys. I love you all. See you on my next vlog.